So, ang ginger beer pala ay... What's up mga ka-tubers? Handa na ba kayo alamin kung ano itong healthy nating beer? Salamat Wolfpug PH sa pag-brew nitong beer natin ngayong gabi at maiinumin na naman ako. Pero alam niyo ba na itong beer natin ngayong gabi o ang ginger beer nila ng Wolfpug PH ay mako-considered as non-alcoholic? Bakit? Kasi naman, ang alcohol level nito ay napakababa. Napakababa na 0.5%. Diba, beer, non-alcoholic? Non-alcoholic na beer? Yung beer ba non-alcoholic? So, dahil na-curious ako at alam ko din itatanong nyo ito. Fun fact, trivia. Noong unang panahon sa Inglaterra, may nagbrew ng ginger beer at yung ginger beer na binrew nung isang taong yun ay umabot ng 11%. Diba? Luyat, binrew mo, tapos nagkaroon ng alcohol na kasing taas ng 11%. Wow. So, doon nagsimula yun. Kaya ito tinawag na beer. At saka tinawag din itong beer dahil sa natural fermentation niya. Actually, pag in-store mo itong beer natin, itong ginger beer, tataas yung alcohol level niya. Kaya lang, the more na matagal mo siyang inimbak sa rep, ay mababawasan ang pagka-sweet niya at saka magiging dry. Pero mapapataas mo pa yung 0.5% alcohol by volume. So, ang recommended pag umorder kayo na to sa Wolfpug PH ay iinumin nyo siya within 2 days. Pero, kung gusto nyo taas-taasan yung alcohol, pwede nyo i-store hanggang 3 to 4 weeks. 4 weeks lang ah. Oo, alam nyo kung bakit 4 weeks lang. Napaka-importante na to. Kasi pag in-store nyo siya na mas higit pa sa 4 weeks, ay maaari siyang sumabo. Kunin natin ang ating ginger beer. So, eto, meron akong dalawang ginger beer. Wolfpug. Ganyan lang siya. Chill or bottle might burst. Ah, kailangan lagi siyang malamig kasi baka masobrahan yung pagka-carbonated niya. Kaya pwede siyang sumabog. Sige, buksan na natin. So, ang ginger beer pala ay... Oh no! May luya na ako. Okay, so itong ginger beer ay kilala sa matamis itong lasa. Pero unlike ng mga ginger beer ng iba dyan, sa Wolfpug PH ay pinaka-less ang sugar. Kaya ngayon, meron nga dito nakalagay gluten-free. Yes, it is gluten-free. Yun nga, sumirit kanina, medyo natikmang ko siya. Unang tikim ko, medyo na-shock ako kasi lasang-lasa ako yung luya. Okay, tama na chikahan. Tikman na natin. Ay, salamat nga pala ulit muli dito sa beer mug. Yung amoy niya, 100% luya. So sabi nila, pag iinumin nyo to, lagyan nyo rin ng lemon. Eh, wala akong lemon kayo mag-try ah. Kasi pag nilagyan nyo to ng lemon, magkakaroon siya ng extra freshness kick. Nararamdaman mo yung spice. Meron something dito. Ay, gaganda boses ko. Pag may inuman, o-order ka ng isang case nito, no? Tapos pagkatapos ng inuman, senior ka na. Kanina nang sumirit, tinikmang ko medyo hindi carry. Pero nung nalagyan ng ice, suabe. Suabe siya. Tapos mararamdaman nyo may kurot-kurot dito sa lalamunan. Yung kick yun. Refreshing. Ito na yatang beer ang matatawag kong pinaka-best drink para mag-chill. Ang galing, hindi ko ma-describe yung lasa, pero nandun yung
luya talaga. Pero ang sarap ng pagkaluya niya, alam niyong or matitikman niyo yung pagka-natural niya. Healthiest beer ever na yata ito. Our ginger beer is naturally spritzy. Ayun, ayun yung magandang pag-describe, spritzy. O kaya yung pagka-carbonated niya, ayun yung nagpapa-refresh dito sa inuman na to. Sweetness is just right with a slight spicy kick. That makes it very unique and refreshing. Ayun niya. Kaya nga naman, napaka-refreshing inumin. Okay, syempre dapat may pulutan. At ang pulutan natin na beer match o ginger beer match ay kutsay dumplings. Healthy plus healthy. At itong kutsay dumpling din ay swak na swak sa inuman kasi napakabilis itong i-prepare. So, pag binili nyo siya frozen, ito. Panuorin ko paano lutuin. Ito na ang frozen natin na kutsay. Straight from ref, idiretso nyo lang sa tubig na iniinit nyo. Antayin natin kumulo yung tubig. So, ayun, basta pag nakakulo na yan, lulutang yan. Pag lumutang yan, kumuha lang kayo ng kutsara. Kasi pag tinidor nyo, madudurog yan. Kutsara, i-check nyo kung malambot na at luto. Pag matigas-tigas pa, huwag nyo munang tanggalin dyan, palambutin nyo. Hanggang sa maluto, sige, maluluto na yung camera. So, syempre, hindi kumpleto ang kutsay dumplings kung wala ang chili sauce. Kaya naman, partner na partner. At ito ay mga nanggaling kay Homemade with Mang Joe. Check nyo yung IG nila. At check nyo yung pulutan natin. At ito rin chili oil nila. 130 pesos lang yung gantong kalaki. Homemade by Mang Joe. So, sila ay based sa Binondo. Kaya naman itong mga to, pati itong kutsay dumplings na titikman natin at pupulutanin natin, wow, ay mga legit Chinese cuisine. Cuisine. Kita nyo yun. Wow. Uy, panalo. Ang sarap. Ang sarap lagay sa kanin, tapos ulamin. Kahit ito lang, pwede kong ulamin eh. Okay, so tikman natin ang homemade ni Mang Joe na kutsay dumplings. At syempre, beer match to, no? Yan, sasaw ka na sa toyo. Partner na partner sa ginger beer natin. Ang galing. Ang galing ng pinag-match ko ngayon. Sarap ng buhay ko. So, itong kutsay dumplings, ang halo nito, merong pork, kutsay. So, syempre, secret recipe na nila. Try nyo, order na kayo sa kanila. So, alam nyo na, pag umorder ko yun, itong Wolfpack PH na ginger beer, hindi pwedeng mawala ito. Pero try nyo, sarap din yung papakin eh. Nakuumpo nga ako eh. So, kung mapapanood nyo yung vlog ko nung last time kay Jameson, si Jameson, hinaluan ko ng ginger ale. At ito, may ginger ale na naman ako. Ginger ale by Zevia. So, ano nga ba pinagkaiba nila? Ito kasing ginger ale. Tignan nyo at i-check ko yung difference ng lasa. Wala. Parang matabang lang na hindi kasing flavorful nito. Itong ginger beer natin. At kung nabababaan naman kayo sa amats nitong ginger beer, alam niyo ba, hinahalo din ito sa whiskey. At dahil may natira pa akong Jameson nung last time, try natin. Looks family. So, nalagyan ko lang to. May sukat sila eh. Pero, pwede naman tansya-tansya na lang. Plus, ginger beer. Kung mas elibs na elibs ako noon sa lasa nito, plus yung ginger ale, triple nito pag ito yung ginamit nyo. Kasi nga, grabe yung pagka-refreshing nito at saka yung natural niyan luye. Hindi lang yung artificial or yung mga soda-soda lang na ginger ale. Ito, legit. Kaya, mas nadagdagan pa ang mga flavors. Grabe, full of flavors. Ang iniinom ko, pati yung kutsay dumpling, pati yung chili oil. Ang title nito, Flavorful Vlog.
parang malalagay ko na itong inumin Jameson plus yung ginger beer sa top 5 na favorite kong alcohol. Pasok na pasok. Ang sarap inumin. Refreshing, amat, quality. Sige, magtatawag na nga ako ng mga kasama. Ayun na lang talaga yung kulang eh. Kasi ang perfect niya ng pulutan sa kanang inumin eh. Sige, tapusin na natin ito. At maraming salamat sa mga sumama sa akin. Tikman itong ginger beer. Isang bagong experience na naman. At nakakatuwang malaman itong mga facts at mga story ng ginger beer. At kung paano mapapasarap ang mga inuman natin. At kung hindi yung naisulat ang mga finlash kong mga IG nila o kung saan ko order, ilalagay ko sa description box. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga bagong matitikman natin dito at matututunan. Toyo, toyo.